Ay, nagbabalik dito sa Kuya Nick's page. So, ngayon ang laban natin dito sa Yabon Ninja Championship Best of 5 Series na Execution versus Trust Gaming. Yan. So, kami ni Pilage ang inyong magiging casters. Masa ka ba kay Pilage? Sakto lang. Galing ako sa Best of 3 kaninang 6 a.m. Nadali na naman sana kami ng NA. Sana all masipit, diba? Basta sa casting lang. Tama ba ang sinabi ko? Best of 5? Yes, no? Yes, yes. Best of 5 tayo, Grand Finals. Pero parang may catch eh, kasi ang pagkakaalam natin dito is plus 1 yung execration. Kaya pero meron na yung wala. Marker, oo. Tapos kinonfirm natin kay BDC, sabi ni BDC, wala eh. Pero ang sabi naman ng source dito sa atin, meron daw. So antayin na lang natin yung confirmation. Kasi meron lang silang point dito sa in-game. Mm. So, tingnan natin kung totoo. Baka pag naka 2-0 sila, tapos na. Mm. So, tingnan natin. Execration versus Motivate Trust. So, yung mga gusto pang humabol ng bet dyan, no? Bisita kayo sa pnxbet.com. Mag-register na kayo at gamitin nyo syempre ang promo code natin. Nalupon. WXC. Pero di ba ano, Kuya Pilage, hindi lang Dota ang meron dito sa PNXBet. Meron yes. Din casino. May meron din ibang games like LOL, CS:GO. So ang dami niyong pwedeng ano diyan. At saka pag walang esports, yung mga bandang umaga, syempre wala pang game noon eh maliban sa NA. Pwede silang magano, mag NBA. Ayan. Oo, NBA. Oo. So isa rin sa magaganda yan. Mm. At saka mataas ang odds diyan. Mataas ang odds dyan sa NBA. Laging may parang Paldo. Mga times to. Palduan din dyan. Pero syempre, basketball yun. Kaya sabi nga nila sa kataga, di ba, na bilog ang bola. Yun, tama. Ayun na nga. So, yan na Execration versus Trust Gaming. Ano ba tingin mo dyan, Kuya Pilage? Mm-hmm. Naka-bet ka ba dito? Nag-bet ka ba? Hindi eh. Hindi nga ako naka... Hindi! Tsaka, ano ko... Meron akong rule talaga pansarili, yung kunyari personal account ko sa mga betting sites. Hindi ako nagbe-bet sa game na kinakast ko kasi syempre maano ka dun eh, parang madadala yung damdamin mo dun sa ano eh pag paano ka na, 'di ba? Kaya ano, kaya hindi ako nagbe-bet sa cast. Pero kapag wala akong mic na nakasuot, alam mo na yan. Ayun na. Doon na kumukurot si Pilage. Alam mo na yan, guys, galawan ni Pilage. Dito, may nakasampa na dito, may bumubulong, may gawagan. Lodge, sa tingin ko, ano Kurutan. May kumukurot, tsaka bumubulong. Money line, dito kakaigan to. Ayan. Matik yan. So, siyempre, salamatan din natin ng ating mga sponsors, Enervon Active. So, meron silang special promo na ngayon, no? Gamitin nyo lang yung kanilang barcode dyan. Yan. Or check nyo din yung pinned comment, no? Dyan yung discount code. Pwede itong online and pa rin sa mga Watson's stores. Ayan. Gamitin nyo lang yan. Sayang, oh. Diba? Kasi, at saka may, ano, yun nga, yung kinuwento ko dati, yung may nag-chat dyan sa, ano, sa ating, dito sa chat natin. Ang sabi niya, paakyat daw siya ng barko, so sakto-sakto yung promo, kaya bumili daw siya ng marami. Kailangan niya ng bayad. Madami. Yun na nga. Sulit na sulit, lalo pag madami yung bibilin mo, di ba? Mm-hmm. So, yan. Maraming salamat, Enervon Active, at Predator Gaming, SteelSeries, and Red Bull. Siyempre, yung mga mag-bet naman dyan ng items, no? Meron din tayong Dota 2 Hunt. Yeah, meron dyan yung mga flip coins, and... Flip lang. Yun. At bisitahin niyo yung ano, yung page, syempre gamitin niyo yung aming promo code na Lupon, WXC. Yan. Napakaliit na ano lang po niyan, ang maliit na bagay lang po 'yan na kaya na pero kapag inano niyo, ginamit niyo ay sobrang ano po, sobrang ma-appreciate po namin. Ayan. Pero ito, bago tayo pumunta kasi third pick talaga tayo. Ako madalas nag-analyze ng ano, ng pick. Shoutout muna sa mga tropa natin diyan, si Paul Magbanwa, Justin Cortez, si Genesis Dulatre. Ayan. Jo Marie Caraig. Sila, anong pangalan ng isa? Si Kel Caputero ba yun? Na lagi kong nakikita yan pag umaga eh. Sumasama sa akin yan sa North American pick. Shoutout sa lahat ng tropa natin. Sila Mark Aldrin, 400 viewers. Jo Lenogon. What up? Ayan. So, and ayun. Siyempre, share niyo ating stream para yun, mas dumapit. Yun ang huwag niyong kakalimutan. Ang ating laro ngayon, execration. Alam natin na madaming ano dyan.
Madaming fans sa expectation dyan. So, yung mga gustong manood, dito na kayo sa Kuya Nick at ibigay nyo na ang inyong energy. Ah, sabi nga ni, ano, ni Goku, taas ang kamay, di ba? Tataas na lang yung kamay nyo. Ayan, sila Oli Caramel, ayan, sila, sino ba ito? Mga to? Alfred Alabon, shoutout, Aris Aureliano. Ayan, Ryan Lalata, walap-walap, shoutout sa inyong lahat. Pero ito, going back into the game, Trent, Nature's Prophet, and Oracle for Execration. Sa kabila naman, Jakiro, Terrorblade, and Batrider. And I think maganda yung pick ng Execration dito and yung binan nila na Darkseer. Kasi may Ter... actually, ano eh, gusto ko nga sana na yun yung na-pick nila. Yung Darkseer. Kaso inunahan lang din na ng ban. Hindi ko alam kung bakit. Kasi di ba, magandang counter yan. Oy, sa Terrorblade. Marabi kayo sa akin. Inaasam nila yung airport po. Yun lang. Nadali pa nga. Kay Ryan Lalata, hello. Dapat shoutout to sa asawa niya si Mary Ann and baby niya si Caitlin. Hello. Grabe ko yung sa airport po. Alam nyo ba, sabi sa akin na huwag daw akong mahihiya. Oo, oh, tama, tama. Kasi dapat malaki ang noo, matalino. Yun. Alam ko. Diba? Kasi malaki yung ano eh. Malaki ano ba malaki yung malapad? Diba? Ano ba talaga dapat na term? Malapad. Oo, diba? Oh, nadadaan naman yun ng bangs. Huwag kayong ano, mainit lang talaga ngayon. Kaya nagpusot ako. Oo nga, na, syempre, hindi nag-uulan ngayon eh. Sige na nga, aamin na ako. Hindi pa ako naliligo. Yun lang. Nalo okay ko. Lang. At okay sabi ko lang naman, hindi nag-uulan. May sinabi ba ako? Sa akin ba lang galing yun? Oo, akala ko sinabi mo hindi ako naligo. Hindi, kasi sabi mo mainit. Yun lang, nabuko tuloy. Okay lang, inamin ko naman. Hindi ako magsisinungaling. Ang sabi ko, sabi mo kasi mainit. So sabi ko, oo nga eh. Napat kaya nga tumingin ako sa labas. Sabi ko, nag-uulan ba ngayon? Tama, hindi nag-uulan ngayon. Yun. Okay sure lang, kasi fresh naman, di ba? Oo, fresh naman, hindi naman nalata eh. Oh. Hindi ko naman sinabi, hindi ako naling ko din yung mahahalata. Ay, teka lang, mabalik tayo saglit. Ito, confirmed na, plus one. May plus one ang execration okay sa match na to, okay? Si BDC kasi, ano eh, may daming ano eh, daming ang sinasabi. BDC ha, di mo alam yung mga nangyayari sa team mo ha. Ano, BDC, laro lang ng laro, ganon? Walang ano? Coming from, sabi sa akin sa chat, coming from you, Boss P. Uy, kahit ganito yung itsura ko, naliligo ako. Naliligo naman din ako. Mga every two days nga lang. Pag walang casting, ganyan. Uy, nag-broadcast interrupted sa akin. Nako, tayo tayo dyan. Pero ano to? Yung chat nila. Queen of Queen. Ganun ang execution, kompleto rekado sila dito. At kung mapapansin natin, puro pang sustain. So, mag-all in sila dito kay Palos. Tsaka malakas early game nito dahil may Oracle and Trent na kapag sinapukan yung Trent, talagang hatawin ka kasi ng Trozen yun eh. And then yung burst pa nung Purifying Flame. So, masakit. Masakit yan, mm-hmm, diba? Ano po, anong reason ng plus one nila? Upper bracket kasi sila. Nasa upper bracket yung hindi naman, ano talaga, straight din sila dun sa upper bracket. So, ayun yung pinaka naging reward nila dito. So, we might see na hanggang ano lang to, parang magiging best of three series lang to kung mananalo lahat ng papananalo. May papanalo ng execration dire-direcho. Pero for Motivate Trust, this would be a long day for them. Ngayon. Oh, okay. Teka, hindi ko makita yung chat, di ko alam kung sinasabi nila. Ang sabi lang naman nila sa akin, coming from your village. Dami pa tuloy nag-alit sa akin. Hindi ba nga sabi, yun lang talaga yung nasabi ko. Ayan. Pero kompleto na tayo. Naku, si Fearless. Oh, yes, okay, kaso maganda rin yung, ano, yung draft ng Trust Gaming dito. Invoker, Terrorblade. Mm-hmm. So, itong apat kasi na to, pwede silang maging dependent nung wala si Terrorblade. Eh. Bibigyan lang nila ng space. Pero same with Execration naman. Medyo ano lang, medyo kulang lang para sa akin. Pero once naman na tumaba itong ano, itong Nature's Prophet, magiging all around the map na yan eh. Mm-hmm. Ako, gusto ko dito yung pick ng Exe kasi maganda yung early game. Kaso kinontra agad nung ano, nung ng Trust dahil yung Invoker kasi Quaswex, so okay naman ding dumayo ng dumayo yan, di ba?
And I mean malakas sa lane, malakas kasi yun naman talaga ang mahalaga ngayon sa meta. And yung kagandahan kasi ng Batrider na pagdating mo ng level 6, pwede ka lang mag-rotate, meron ka pang initiator na taskar. So tatapatan nila yung ano, yung strong early game ng execration ng sarili nilang ano, aggression. Let's see kung paano nila mapo-pull up 'yan. Ayun. Tanong, ay may nagtatanong wala daw ba to sa PNX bet? Sadly wala. Oo, na ano eh, na hindi ko alam kung ano nangyari, kung paano na pull or something, bakit pinull out or something. Pero hopefully, tingnan natin kung ano mamaya game 2 baka pumasok. Hands ambat, ayan. Oy, Farload Basena, thank you very much. Or Barsena, thank you very much for the 25 stars. Ayan. Pilage, ba't wala ka daw sa Civil War? Ay, ako po ang ano, ang GM po ng ano, ng Solid Pushers. Kami yung ako yung nag-aano, ayos nung ako sino yung maglalaro, yung sa draft. Yan, kami yung nag-isip ni Fox bago, tapos pinag-uusapan namin tatlo nila Shola. Ayan. Pati yung ano, yung sa mga schedules, yan, ako nagbibigay sa kanila para availability nila, ano na. Bago mo, ano oo. Kumbaga planchado na, di ba? Kunari, Aki, alas 8 yung laro, makakapaglaro ka. O, kunari, sinabi mong, ay, hindi, may cast ako. O, sige. O, hindi maglalaro si Aki. So, kaya, ano, ako yung ano nila, Yayo. Ayan. Punong barangay. Ah, punong barangay. Ayan, ayan, ayan. Ayan. Kay Canel Berameno, oh, watching from Bulacan, hindi daw halatang wala akong ligo. Grabe talaga. Pero kapag sa akin, halatang halata yan. Yes, Kabutero, hello. Kay Mark Mojado, Dave Angelo Anareta, Ramil, hello. Sinongski Rubio. Ayan. So, happy viewing sa inyo. Pakilala na muna natin, Village, na on the Radiant side, si Execration Squad, si Bimbo gagamit ng Nature's Prophet, Ken on the Queen of Pain, RR para sa Oracle, BDZ on the Trend Protector, Palos para sa Morphine. At para naman sa side ng Motivate Trust Gaming, si Bombshell, sabi ni Diane, or si Boombell, sa kanyang Jakiro, Q for his Tusk, Fearless sa kanyang Invoker, Masaros for his Batrider, and Jackie sa kanyang Terror Blade. Ayan. Yappy. So, Motivate Trust Gaming, no? Galing ito sa Thailand. Thailand, so, hindi po mga Chinese team po, guys. Ano po yan? Ano to? Yung, hindi ko sure kung ito pa rin yung ano, kung nag-rebrand lang sila from Signature Trust. Ayan. Hindi ko lang sure ha, pero basta pag nakikita ko kasi yung trust like 75% to 80% ng ano, kumpiyansa ko. Ah, okay, ito yung ito mga taga Thailand to, 'di ba? Hilig nila diyan, ang hilig nila ng ano, at saka sobrang ano rin kasi ako iko ang tawag dito, ang esports din kasi sa Thailand sobrang suportado. Kaya ang daming team. Oo. 'Di ba? At saka laging talaga silang ano, yung nasa kanila yung word na Thai or Thailand, yes, or something. MITH. Diba? Made in Thailand. Oh, parang na ano nila yung ano, yung MIBR. Ginawa naman nilang MITH. Mga ganun, diba? PUBG, daming yung galaw ko dyan. Diba? Sa ano. Uy, ano, may schoolmate ako dito, si Benedict Arzaga. Hello. Uy, shout out. Meron din ako isang basis dyan eh. Naklasiko ng grade 3. Mga schoolmate ko. Yan ang college ako. Yung? Alam mo ba, nung yung ano ko, yung aking, basta si Fred, nag-Thailand siya. Mm-hmm. So, grabe, nakaka-elib yung management nila. Kasi, nagpapa-tournament sila ng mga all-girls, ano, Dota tournament. Mm-hmm. Alam mo yung prize? Mga ano, di ba kunwari, nanalo yung team nyo? Ang prize nyo, 5 Louis Vuitton na bag or Chanel. Ano yung pinapa-prize? Sobrang so, galante. Sobrang supportive ng ano nila. Sobrang galante, sobrang supportive. Yes. Ng management kapag yung pagka ano mga nasa Thailand na team. Tapos ano, sino parang naalala ko lagi pang nandun si Job sa bootcamp nila. So talagang yung mga pro players supported din dun sa mga tier 2 na ano, tier 2 na mga players. Parang ano eh, solid na solid. Oh, pati yung, ano, gobyerno diyan. Kapag may mga LAN events, madalas na LAN events diyan puro ano, halos libre ang ano, ang venue. Sobrang suportado nila yung esports. Kaya ano eh. Ay, sana nagpaparinig daw ako. Hindi naman. Oy, hindi. Ano lang talaga?
Napagawa din to ni Kuya Nick. Uy, sana all no all girls team. Tapos Louis Vuitton bags yung ano. Ah, yun lang. Yun lang. Oy guys, share niyo yung ating live stream ha, dahil mahaba-habang gabi natin to. After this series, tsaka tayo tatalon mamaya doon sa ano, sa playoffs or tama, playoffs ng pre-season ng Civil War Season 5 powered by Predator. Ayan, mamaya yan. Sabi ni Chris Caputero, halatang puyat ka daw, mag-Enervon active ka. Araw-araw akong puyat, hindi na bago sa akin yan, kapatid. Pero masaros, eto, delikado. Ako po, pag sinuntok no, aray ko po. And, napakasakit. Kaya ano tayo, sinin yan? Sick and strike. Yung kinuha ni, ano. Kasi kanina si Direk yung nag-ano eh. Nasanay na si Eric eh, na kapag, ano, kapag ako yung nagka-cast, gusto ko kasi siya yung nag-ano, nag-oobs. Kasi mas, ano. Mas, ako lang din, makikiramdam na lang din ako sa, ano mo. Sa sinasabi. Sabi ni, ano, sabi ni Carlo Ray, supportive din naman daw dito sa Pinas. Pinag-iisipan na nga doon iba yung online games. Totoo ba? Totoo hindi, ba? Iba yun. Nabasa ko lang. Ibang online games yun. Nilang iba. Yung ML. Ang gustong iba ng gobyerno yung ML. Yung ML? Ewan ko kung ba. Oo, ba naman kasi sila? Kasi nga daw, parang, diba kasi magkakaroon na ng online education, online schooling. So, babawasan nila yung mga apps. Kasi diba yung ibang estudyante magmo-mobile phone lang. Ganyan. Babawasan nila yung mga apps na pwede makadistract sa pag-aaral ng mga bata. Yun yung nabasa kong article. So, isa yung Mobile Legends sa gustong iba ng gobyerno natin. Ewan ko kung kasado na to or kung tukmat mapapatupad na. Pero sana hindi. Kasi sana hindi. Ang daming naghahanap buhay din sa MLBB. Kaya kalawa. Ako rin, aki pa siya na dili. Ay, pare-pareho ba tayo mga taga Dasma? Dasma ka din ba? Oo. Ako, Lycee yung Cavite ako. Ah, hindi. Kasi ito sabi ni James Anindog. Ano? Ano? LSUD. Oh, kapatid ko naman taga Lasal Dasma. Ah, okay. Kapag nakita niya ako, pinupuntan din ako kapatid ko. Ah, oh, baka. Ako, ano rin? Ako, taga na kasi nun sa akin. fake news daw. Oo. Okay. Feeling ko ano yun, sana hindi nga totoo. Kasi, ang una kong expectation doon na yung sinasabi yung online games, yung online casino ata. Casino? Oo. Yun yung ata yung sinasabi ano, niya. Kaya ako, ewan ko, sa akin, hindi, ayoko naman sabihin na maganda yun. Kasi may ano yun eh, mayroong, anong tawag dito, may pros and cons kasi yan eh. Kaya, eh, gobyerno na bahala dyan, bahala na sila dyan. Basta tayo, nanonood tayo ng Dota. Nagdo-Dota tayo, manonood kayo ng Civil War, so supportahan nyo mga paborito nyo, team, di ba? Ayun. Sabi ni Farlo Barcena, kami ng teacher ko parehas online sa Dota. Oh, di ba? Yung kaibigan ko nga, naging asawa niya yung, ano eh, yung estudyante niya. Parehas sila yung Dota player eh. Oh. Di ba? Yun ang malupit. Yun ang malupit. Naging asawa niya yung barkada ko yung teacher. So, pag tinuturo ko sa kanya ngayon yung napangasawa niya, yan ba yung estudyante mo? Lagi ko siyang ginaganon, lagi ako binabatukan nun. Pag nakikita. Uy, pwede ba yun? Pinasaw mo yung teacher mo? Eh, ayun eh. Kasi baga, hindi naman habang nag-i-school eh. Ah. Pero uy, teka lang ha, nakakalimutan natin dito sa top 3. Medyo aggressive ang excitation. Napatay na naman nila si Masaros dito. Ah. So, iniwas pala nila yung carry nila. At uy, naka-dutch yung snowball. Tatamaan si BGC dito. Yung apat na hero? Apat na hirang na-force dito ng ano ha, ng trust. Para sa akin, hindi ganun ka maganda to. Pero okay lang as long as si Palos is hindi umaalis sa lane niya. Sa kanyang lane naman to eh. And na-point out naman natin kanina na yung aggressiveness ng execution, especially dito sa top lane, eh sobrang kate. Diba? Kasi si BDC, alam mo, ikot, malakas ang kutubol sa agang makaka-first 10 kills tong execration. Hmm. Grabe oh, they're chasing bombshell dito at just like that, mukhang makakuha na naman ng another kill ang execration. So, BDC going for the chase. Boom, boom bell pala, bombshell tuloy. Si bombshell kasi daw yan. Bombshell din yung basa. Di ba? Di pa rin nila tinitigilan, no? Kasi pag ito nasa pack ni BDC ng isa to, sigurado may kalalagyan tong Jakiro eh. Pero sobrang space na yung ginagawa niya. Ang ginawa ni
ni Bombshell dun ah. Ang tagal siyang hinabol ni BDZ at ni RR. Mm-hmm. So space yun sa mga course nila. Kasi naiwanan dito si Masaros eh. So makakabawi siya dito. But as we can see, level 1 pa lang yung Batrider. Pero ang katin nito, 7 stacks. Buti na lang, may fortunes and to remove or to negate the sticky ni palm stacks. Unting right click pa to. Ay, hindi. Level 2. 90 damage lang yung purifying flames dito. Magsusustain pa yan. Mahirap yan. Pero, again, yun nga sinasabi ko kanina. Kapag nag-rotate si BDC doon, masakit dahil, lalo na pag mga level 3, level 4 na yung Oracle dahil masakit na yung level nung, ano, nung purifying flames. Tapos, syempre, may fortune's end naman to debuff or to remove the, ano, yung HP regen na ipoprovide sa kalaban. Ayun. So, mga nagtatanong din pala, sorry, plus 1 na po yung execration. Kasi po upper bracket run yung kanila. Hindi sila na hot, hindi sila natalo dito sa ano, wala silang na drop na series sa tournament na to. So ayan po yung naging perk nung ano nila, nung good upper bracket run nila. Meron na silang plus 1. So for execration, kung tatapusin nila to, this could be a best of 3 series para sa kanila, pero sa motivate trust ay masyadong mahaba. Pero yun, may off cam kill tayo kay BDZ. Pwede na i-consider to as game 2. For execration. Pero game 1 pa lang tayo. Talaga. Ayan. So, Raging Potato. Oh, maganda naman yung lane niya doon. And then dito sa mid lane, Ken, medyo nahihirapan looking at the CS. 19-10 and then 17-6. So, adede na yan. Nakakalamang si Fearless dito. Pati din sa level, ah. So, one level away itong si Fearless. Pero ito na nga, nakahabol na din si Ken. Mm-hmm. And, ayan, sa chat. Tama, tama. Yung Trent malakas kaya sa early game dahil ang base attack damage niya is sobrang taas. Para siyang ano eh, para siyang same with Elder Titan. Mm. Mga matataas ang base damage na sobrang lakas mong haras in the early game. Hindi pa kasama dun yung, ano, yung buff ng Astral Spirit kapag nadaanan ka. Diba? Kasi maraming ano yun, basta maraming nadaanan yun, pagbalik sa'yo, masakit yun eh. Diba? Shadow Shaman. At ang maganda pa dito sa Trent, BKB piercing kasi yung overgrowth niya. Yes. So, kayang-kaya nilang mag-hold kahit makapag-BKB na itong mga course ng ano, motive phase class. Pero ito na nga, Boombell, nandito na rin. Raging Potato, medyo delikado siya dito ah. Merong tag team gagamitin. Uy, Liptos pa si Bobby. Napakahusay. And ito na nga, mag-snowball out lang itong Tuskar. Ang gusto ko din sa ano na yun is, akala ko hindi na mag-respond yung execration, pero Oracle lang sapat na. And paglapag ng Oracle, nakita niya na maliit na lang yung HP nung isang purifying flames lang niya. So, again, a good farm from them. Pero wait lang, eto, snowball na naman ang bibigay dito ni Q, pero BDZ in trouble. Nakapag-pop na nga ng Metamorph etong si Jackie. And napatay nila si BDZ. Kayang-kaya nila mangharas dito, no? So, 6 minutes into the game tayo. Konting gold dito side ng execution, pati na din yung kills, no? In favor sa kanila dito. Mm-hmm. But still, si Jackie, mukhang maganda yung ano, ah. Mukhang maganda yung bigayan dito kay, ano? Mm-hmm. Kay Terror Blade. So, sabayan lang sila ni Palos. Yung farm nila. Hindi sila nalulugi, hindi rin sila namamatay. So, expect natin na pwedeng mag-online tong dalawang carries natin. Pagalingan na lang siguro mag-dota. Difference of one, siguro mga one wave lang yon yung ano nila, yung lamang ni ano dito. And makikita natin yan na magano, na magpapalit-palit lang yung in terms of network. Pero kung hindi madi-disrupt yung farm ng mga carry, may isa talagang aalagwa dyan. Depende na lang yan sa kung sino yung unang dadalaw sa mga lanes nila. Ayan. Edmar Makaraeg. Ayan, shoutout sa inyo, sir. Thank you very much for sending the 15 stars. Ayan. Huwag kayo magalala mga sir. Kahit hindi kayo mag-send ng stars, again, yung shoutouts, basta kaya namin basahin ni Aki, dadaan na namin niya. Pero kapag nagsisend kayo, sobrang salamat. Ayan. Ching Malyari, yan daw po yung team ni Lachel. Hop. Ata, pero parang wala si Lachel. Ah, wala siya dyan. Wala siya dyan. Dito ata siya dati, dito ata, parang dito ko siya narinig eh, sa trust, something. And,
Okay, so tamang farm lang muna ang boat team sa atin. Palos, mukhang maganda yung bigayan sa kanya dito sa top lane, ah. Hindi siya nalilane ng gaano ni Batrider. So, unlike nitong sa bottom lane, talagang pinapapahirapan ng kaunti itong Terror Blade. Kasi ito, nag-neutral na si, si Masarius dito. So, this might be a free lane for Palos. Mm-hmm. And magsa-self-stack na lang ata ito si nang inaantay niya, tama. Nag-stack siya ng 55, Hindi niya inabol yun, no? Kung naanuhan niya sana yun, no? Pwede niyang ipull yun. Pero, op! Naku, makamapatay pa itong si Batrider. Level 5 pa lang siya. Sinisinaba niya ngayon. Etong si Ken, may blink out yan. Kailan niya gagamitin? Hindi na nagamit. Yun lang. Tapos sa kabila, ang nakuha lang is yung, Jakiro. Naglalaro ba si Terong sa Neon ngayon? Alam ko, oo. Yes, yes. Ayan, so meron muna tayong pause, no? Mukhang nagkakaroon ng slight problems itong execution squad. This is si Bo Bimbs. Oo. So, ayan, habang wala. Go execution! Galingan nyo daw, chak, no? Yun lang. Parang yun mali, lang. Parang nasa mali. Mali ka, sir. Hindi, siya sa Jerica Moyaw. Ayan, tsaka daw si Jay Lee. Jay Baluyot and from San Fernando, Pampanga. Ayan. Mga tropa. Ang dami mga taga Pampanga dito. Ayan. Mention din lang. Watching now from Israel. Oo. Shout out sa inyo. Alam mo na, hinaingit ako sa New Zealand. Back to normal na sila after yes. months. Alam ko pati Brunei ah. Alam ko no cases na din sa Brunei eh. So, wala na. Kasi meron akong kaibigan na pro CSGO player from Brunei. Lagi kong pinanood yun eh. Parang nakikita ko lang doon sa mga my day niya. Sana all, di ba? Okay na sila eh. No? Kasi mga din yung mga tao doon eh. Mga disiplinado kahit pa paano. Yes. Dito kasi yun, may matigas yung ulo. No. Pero kasi, hindi ko naman din masisisi, di ba? Meron talaga kasi mga tao na hindi talaga nila kaya mag-stay indoors lang. Kasi lalo na yung mga tao na no work, no pay, talagang gagawa kasi sila ng paraan para makapera sila. So, parang ako 50-50 lang ako dun. Hindi ako nagagalit sa mga taong pasaway. Pero yung mga lumalabas na walang dahilan, yun yung nakakainis. Yung mga taong lumalabas para magtrabaho or dumstatin ng hindi natin sila masisisi. Wala yung mga trabaho pare-parehas. Ayan. Oy, wag niyo ngawain 'yun. Kayo naman alam niyo, pinagtitripan lang kayo noon na nagpapa-shoutout kila Chak. Kayo talaga. Relax lang kayo. Diba? Grabe, kulit na. Galit naman agad kayo, 'di ba? Hey, Lex, Manlangi Fever. Hello. Late na po kayo, nagkasidan kayo yung umaga. Late na. 'Yun nga. 6 AM kami. Tapos naputol pa. Mamaya ako na lang i-explain pag off-cam yung chichika ko sa iyo. Shoutout kay Jason Nagar. Paul Kenneth Jeronimo, Gerald Sanchez, Raven, MC watching from Cavite City. Uy, tago Cavite din ako. Jed Lopez, best of ilan to. Best of 5 to. So, grand finals for Yabo. And one game advantage na yes. po yung execution. Sa mga magtatanong, or sa mga nagtanong at magtatanong pala. Ayan. Russell Manrique. Kung bakit meron na silang plus 1. John Steven Montero. Hello. Geek from Natsumi na ba? Ewan natin. Mga chika-chika lang yan. Hindi, hindi team yung pag-chichikahan namin ni Aki. Yung kagabi, kaninang stream lang umaga. Basta mami ako kwento kasi matatawa ka. So, ayun. Habang inaantay naman natin, kwento ko. Hindi na pala. Ito na eh. Game na eh. Okay. Ayan. So, back to the ballgame. Okay. Kung may oras pa later. Nga pala. Ano ba first game natin mamaya sa Civil War? Solid Pushers ata ang mauna. Solid Pushers ata ang unang lalaro. Versus, sino mga kalaban namin? Nakalimutan ko tuloy. Ano nga ba? Nakalimutan ko tuloy. Iniisip ko tuloy yung teams. Ako din hinahanap ko eh. 150B! Oo, 150B. Ang mga kalaro tapos sa yung kabila is Uy! Grabe naman ito! Napakasakit naman ang damage nito ni Jackie! Halos na nga lahat agad yung HP nung Tore. Pero hindi nila pwedeng tigilan yan ha. Kasi mga sir, meron Trend Protector.
Yan ang susi nila dito eh. Kailangan talaga ng malakas na push dito ng Motivate Trust. Dahil kapag tinigil nila yan, yung Trent, eh ano yun lang yan, i-restore lang yan with the living armor. Nako. So nasiraan agad sila ng Tori doon. Sana. Baka daw gusto niya ng kanin. Wala bang ulam? Kanin lang? Dali. Dali pa nga. Mga bumibisita din sa team natin, kakaiba eh, no? McDo, Jollibee. Diyos ko po. Wala bang ano dyan? Ano ba? Shakey's. Baka naman may pan, ano yung Shakey's dyan? Dumalaw dyan. Pa-pizza naman kayo. Mahaba-haba tong araw natin. Pero kung makascore lang ano ang Trust Gaming dito, pero kung ma-2-0 naman if ever ng execution, edi masaya tayong lahat. Oo, di, di ba? Ni Pilas dito, panalo pa yung X eh, di ba? Nanalo na yung X eh, mabilis papahinga, di ba? Ayun. Wow, di na nasisira FB ko, sabi ni Kevin Dixon. Parang nung nakaraan lang ata. Eh, ngayon sa akin naman may sira. Yun lang. Ay, iba-iba ata eh. Minsan din eh. Samgyup, baka naman daw. Pero hop, eto, execration naman na magpo-push ng middle lane. Sabi ni Mang Inasal, wala po, kanin naman lagi yung gusto sa kanila. Yun lang. Kanin, ulam mo, kanin. Mm-hmm. Diba? Uy, teka lang, nalasot dito si Mr. Ken. Binigay na ang lahat, all in. So, naisang mabilis na yung Queen of Pain na nakabawi ng konti ang Motivate Class Gaming. Pero si Palos na iiwanan sa kusina. Diba? Yan ang ito, hindi nila pwede pabayaan. Ito ang pagkawag ng Earthling. Mm-hmm. Patatabaik mo ng, ano, ng sobrang maaga. 5.6 ang kanyang, or rather 5.7. Kung gagayain nga niya yung Terra Blade, parang pabor pa rin sa kanya eh. Hindi naman din niya halos kailangan ng Sander eh, dahil meron naman siyang ano eh. Meron naman siyang attribute shift eh. Hindi babalik ang Terror Blade yung reflection niya. Kasi diba, kahit walang Sander, hindi naman niya makukuha yung Sander eh. Metamorph lang ang, Metamorph is rin lang eh. Diba? Pero eto, eh na, speaking of, diba, ginaya na nga ni Palos, etong, si Terror Blade at makukuha nila yung Tier 1 Tower. Metamorph, no? Sulit na sulit. Grabe. Sulit na sulit. Okay, Metamorph is para kay Palos. Grabe yung ano, magiging damage na ito. Eto na. Tingnan natin dito. Pa-order daw, PM1, PM2. Ayun, yari ka ngayon. Daming mo order sa'yo. 700 viewers yan. Matataranta ka dyan. Pero, op, naku. Kuya Bimbo. Mahahabol siya ng tatlo dito. Maganda yung mga, ano, maganda yung mga follow-up gangs ng Motivate Trust Gaming dito. Pero first promise will be used, mapapatikyo talang si Potato. Pero nasuntok. Walrus Punch. Bumutok na ang false promise doon. At wala na, hindi na masasagip si Bimbo dito. Pero Overgrowth gagamitin Ken on the backside. Ay, sinigawan! Ayun na, magandang bawi to para sa execution snowball. Si Jackie nandito na naka-metamorph, nasasakpan ng Queen of Pain natin. And two man will fall down for the side of execution. Kali? Naka-tornado pa si RR. Make it three! At killing spree. Oh. Para kay Jackie. Grabe naman. Napasama yung pasok nung ano doon. Actually, maganda yung dating nung Oracle. Pero wait lang, ayun. Napatay nila itong si Bombshell or si Boombell. Pero back to ano, yun sa sinasabi ko, maganda yung responde ng execution doon. Ang kinapangit lang noon or sa side nila or nangyari sa kanila is sakto yung ano, yung Walrus Punch kasi na-save na si Kuya Bimbo with the ano eh, with the Oracle eh. Na Walrus Punch lang, napigilan mag-TP, hindi nakapag-sustain. Pero nakapag-sustain na mata sila dito sila. Si BDG mabibigyan dito sa bottom lane. May snowball sila rito ah. Nag-iisa-isa dito ah. Dito yung dapat hindi ano, hindi mangyari sa execution kasi sila dapat yung nag-i-initiate ng fight dito eh. Kasi Nature's Prophet sila, Queen of Pain, Trend Protector, Oracle. So may dalawang pwedeng ano, may dalawang pwedeng bumulaga dito sa Motivate Trust. Magbi-blinkin yung pop or kaya teleportation para kay Nature's Prophet. Pero medyo nababaliktad kasi yung nangyayari eh. So, Fearless, tingnan natin dito. Tornado, kukonekta pa nga. Ako po, at TMP. Wala na namang mana. Makakaligtas dito si Ken. So, tingnan natin, that was a wasted gang from Motivate Trust Gaming. Mm,
So maganda 'yon for XA dahil hindi na naman sila napitasan. Kaso Motivate Trust with the double damage rune. So gagalaw na naman ito sa mapa. And talagang pipilitin kasi nila. And ako hindi ata aware si Kuya Bobims. Buti na lang pumunta siya ng 3 lines. Sunstrike sa tabi niya. And ayun lang. Wala na. Kalma ka lang. Wala na eh. Pwede ding mag-initiate ng laban itong execution. Since meron silang false promise, may overgrowth, may wave din sila kahit papano. Pero ito mukhang pipitas sila kasi rito. Kasi hindi ultimate base ang ano eh, ang trust eh. Mm-hmm. So ito magkakasalubong ata. Hello! Wala pa. Ayan na. Yung naka-break is yung invoker. Pero si Palos ang tinanunan is yung Jakiro. Naku. EMP ubos ang mana ni Palos dito pero meron siyang magic wand. Grabe, kaya mo Naku po, nagkakagulungan na dito mga kaibigan. Waveform in. And biglang alis. Sayang. Hindi sila nakakonvert. Wala silang mga kulit dito ah. So, 5-man rotation from execution. They can transition this into a tower push yes. Sa bottom lane. Kahit pa paano. Since nagsipag back naman itong kukunan ng crush. Ah. Pero kailangan sigurong... Naku, medyo too late. Kaya sabihin ko sana kailangan bumalik ni at least si BDC. May 40 pa sila. Ayan, yan. Tama. So, pero pwedeng maging trade-off sa bottom lane for ay! Their lane. So, oh, yun lang. Boy. Yun lang. And makaka-convert pa sila ng push. Pero wait lang, inahabol pa nila. Itong tropa natin from Execration. Tornado will connect. Ice Pot din. Joke lang yun. Makakapag-blink out si Ken. Yun lang. Ang inaano ko kasi sana doon, kailangan bumalik, pero hindi nakita ni Palos na yung Batrider nakatago. Kasi immediately ginawa ni Palos pagkapasok niya doon sa mid, na gano'n agad siya, kinopya niya agad yung Terror Blade. Kaya niya sabayan kung sa kaya. Ang problema, hindi naman siya nakapalo dahil nga yun sa laso. NBDC si dito. Dito ha, no? Kung nagpapaisa-isa, gagamitin ng overgrowth, susubukan niyang makaligtas dito. Ganda! Raging Potato, nandito na to the rescue. Meron na pala siyang Orchid Malevolence, and that will take down itong si Fearless. Mm-hmm. And ito rin ang kinagandahan talaga sa isang Nature's Prophet pick. Siyempre, the global presence, katulad nun, yung mga ganong klase, BDC, ano na lang yun eh, parang, kunwari Trent, di ba na, wala na, may rapan tayong responde dyan. Pero nakita mo ang decision making ng execution. Kinumit nila yung overgrowth since that's a core hero. Mid lane naman yan. Commit na natin. Raging Potato immediately. Tipping out sa dun sa lane na yun. Yun ang advantage sila eh. Kasi meron silang map control dito. With Nature's Prophet. At ito mukhang mabilis pa nga silang makakapag-roshan dito. With Morphling na naka-metamorphosis. Sulit talaga. Yung pag-morph dito ni Palos. Ayan, ang kinagandahan ng morphling pick, di ba? Kasi sulit siya dyan dahil hindi niya naman kailangan ng ultimate nung Terror Blade. Ang kaya may hulaga sa kanya dyan is yung metamorph. Di ba? Pero eto, pipitas ba sila ng isa? And, sino to? Batrider? Ah, yun nga, si Masaros. So, first 10 kills na ako ng execution. 5 na lang. Mga tropa natin nagsitayaan dyan sa first 15, ha? At least na nakahabol ang execution. 8-9 eh. Muntik pang kabahan yung mga vendor dyan. Pero hateful makukuha ata dito. Pero si Ken, hanapin kita dito. Good pick for for trust. Kasi cold snap into EMP. And syempre, mawawala ang kaisa-isang weapon na gagamitin lang dyan or kaisa-isang skill na gagamitin dyan ni Queen of Pain is of course yung blink. Hindi niya pa nagamit dahil nawalan siya ng mana. And that's a good pick for, or good pick up para sa side ng Motivate Trust Gaming. Ayan. Mm-hmm. At Raging Potato, no? Ito yung advantage din ng execution. Pwede silang mag-split push. So, all lanes dito pwede niyang puntahan. Ayusin niya yung creep wave. At ito na nga, Raging Potato, no? Medyo naka-forma siya dito sa baba. But mukhang dito sa mid lane may group up na mangyayari from execution squad. Natin, nakatago lang naman si BDC since he's already at level 10. Yung talent niya na may invisibility.
Habang naka ano siya sa 3 lines. Pero naku, nahagip nga nung EMP. Si Kuya Bobin. Oh, palos. Smoke, no smoke from execution. Ayun na nga, nagamitan din siya ng ano, ng malev. Okay, parehas pa ng item si ano, si Inbo tsaka si Bimbo dito. Silence na silence. Nagamit ni ano yung ano ha? Ni ano to? Ni Morphling yung kanyang ano ha? Replica. Pero eto, naku, mabibigyan si RR. Palos, pumasok na rin. Meron laso dito sa taas kay Ken. Sa isa yung execration. So, tingnan natin dito. 3 heroes from execration. Palos, may titit pa siya. Pero tapang right on the side. Si Bimbo dito. Aegis will be pop. So, tatlo pa sila na pwedeng lumaban dito. 3 versus 4. Naku, ang hirap nito. Aboy. Nasa mali. Nasa mali yung ano, ang yung pasok ng execution doon. Simula doon sa pag-attempt nila na patayin yung Jakiro na nakaligtas. Sabi ko nga 'di ba, na-copya niya na kasi doon or na-replicate na kasi is yung Jakiro, hindi pa tumama yung ice path. Kasi kung napatay nila yun, pwede na silang mag-back eh. And then wait for replicate again para kapag dumating itong Terror Blade, makopya niya. Kaso yun nga lang. O na, ano, pinalagan sila nung MG doon. So, that's not a good trade for them. Not a good trade at hindi rin maganda yung nangyayari kasi ang ganda ng early game ng execution dito eh. Sobrang lamang na lamang sila. Pero yung nangyayari, no, nakailang beses na pa isa-isa silang napipick off. So, just like that, no, 3K gold lead for, Motivate Trust Gaming. At saka, ano, yung Queen of Pain kanina, nahuli agad kasi siya nung Batrider. Kaya medyo... Nadali si Ken, medyo hindi maganda yung initiation niya doon. Pero again, hindi sila basta nakaka-push because BDC, kapag iniwanan nila, tataniman lang ni BDC ng ano ng living armor which is nagsusustain doon sa HP ng Tore. So, tignan natin na Trust Gaming, merong group up dito sa bottom, may mukhang gusto na nilang kumuha ng objective. At kung mag-item check tayo dito, going for BKB na itong si, ano, si Jackie. Oo. So, few gold away mabubuo na. So, goes to show na sobrang yaman ng Terror Blade dito. Resibo na lang. And yes, 15K, 15.6K ang kanyang net worth while si itong, ano, si Palos. And, oo, nag 10.9 na lang siya. Bumagal yung farm na dito eh, kasi lagi silang na, ano, napipitas eh. At going for, ano siya dito, for Ethereal Blade. Hindi ko alam kung tama yung item choice ni Palos ha. Kasi feeling ko mas kailangan niya yung BKB. Ang daming pangan sa kanya, pangkay sa kanya dito. May ice path, may snowball, may laso. Nakakait nga lang siya, no? Kailangan niya dito. May mga tornado pa yung mga AOE skills ni Invoker. So I think mas need niya dito na kasi ng BKB. Pero tignan natin kung magpe-pay off ba itong Ethereal Blade ni ano. Ni Palos. Eh, may BKB na rin ha. Itong si ano, kaka-purchase lang niya ng resibo. Na, ayan, dumating na nga. At 22 minutes and 35. Pero dito yung Batrider. Naku, yun lang magiging uling si BDC dyan. Nasa laban and BDC is down. Inoven? Grabe naman. Ito na, tumatas na yung power spike ng ano, ng Trust Gaming dito. So, 4K gold lead for our Thailander squad. And ito, ito na naman. Yeah. Atas nila ako na isang mabilis. Mabilis. Sabi nga nila po sa alo. Mabilis. Si Bombshell dito. And Terror Blade. So, naka-ano pa siya dito? Naka-Vampire Fountain. Going for Eye of Skadi. Let's see. Si Bimbo naman ang naka-queue sa kanya is ano ha, MKB. So Ethereal Blade is now up. If ever mag-butterfly itong si ano, si Jackie. So MKB will be the best item para kay ano Bimbo since ano siya lang naman isa siya sa mga right clicker dito ng execution. Queen of Pain, no? Medyo nahuhuli yung kanyang item. Going for Lincoln Spear siya dito. Lincoln, tama. Pero wala pa siyang mga ano eh, mga sobrang notable items. Yules pa lang. Ay! Baka malaso! Naku na, Yules pa nga! And Kuya Bimbo. Mga kapag BKB siya dito, pero hindi papalagan. Ko
Kaso mabilis yan eh. Si Masaros, ewan ko ha, nakapagbigay busy si Bimbo. So, this is the chance ng Gas Gaming para mag-counter initiate. So, top lane ang gusto nilang ano, trabahuhin dito. Trial Blade, now completed by Palos. Hirap nito ah. Kailangan kasi si ano makahabol sa farm si Palos kung ay yung Morphling kung gusto nila makabawi sa game nito. Kailangan ma-rush yung kanyang ano. Ah, hindi na siya akala ko hindi na siya magbi-BKB. Kailangan ma-rush niya yung BKB na yan kasi mahirapan talaga siyang tumimpite dito. Let's see kung paano gagawin ng execution yan. For MG Trust naman, doing good dahil ayan nahatak si Ken and False Promise will be committed. Okay, so maliligtas ng ating napoy ng tornado. Pero Palos, matatamaan siya ng tornado. Let's see, medyo mababa yung kanyang buhay. Oo, naglalag ako ng village. Ah, sige, ako nang bahala muna. And yun nga, tier 2 tower is pinipitas or itong naka-focus or dito naka-focus itong MG. And mukhang makukuha nila. Let's see. Ang galing din ang ginawa ni ano eh, nung ni Terrorblade, inantay niya yung ano eh. Inantay niya talaga yung Morphling para pagpasok eh, tsaka siya mag ano eh, reflection eh. And Raging Potato again, using his BKB, trying to take down Jakiro. Pero hindi nila magagawa yan, yun lang. From 1 to 4, real quick, Walrus Punch, and then the Snowball, Raging Potato is down. Opo. Medyo hindi maganda yung nangyayari sa execution ha. So nakakalamang na ng paunti-unti itong Motivate Plus Gaming plus itong ano, itong Terrorblade, meron siyang fresh BKB. So yung next clash na kasama yung Terrorblade will be very crucial. Mm-hmm. Shoutout sa viewers natin, 1,000 viewers na tayo. Again mga sir, maraming salamat. Please guys, share the stream. Ayan, baka umabot tayo ng 1K. And pag umabot tayo ng 1K shares, meron tayong pamigay dyan na 1K voucher from PNXBet. Pang-bet-bet nyo dyan. Bala nyo, mapalaguyo pa yan, di ba? Oo, at saka matindi, di ba? Pag nakuha mo yung voucher, kung ikaw yung manalo, rekta mag-register ka na rin sa PNXBet, tapos gamitin mo yung code natin na LuponWXC. Ayan. So, tingnan natin dito. TP from Invoker, si Fearless on the run. So, meron nakapwesa sa kanila dito. Si Masaros at yun ako. Nadali na naman sila dito. Nung laso. Pero dumating na si Ken, sinigawan. Sinigawan siya ng mama niya. Kaka-computer mo yan. Napakahusay ng responde. And nabaliw na dito yung ano, yung Trust Gaming. Masyado nilang gin-ready si Bimbo dito, hindi man lang niya dinaisip ano, baka maraming kasama or baka nagbe-bait lang din si Bimbo at that was a wasted ano, flaming lasso. Yun nga. Alam nila na wala ito so pwede nilang sulitin. At saka, alam, save sila na walang mapipitas na basta-basta sa kanila. Kasi yung Batrider talaga, kaya ka talagang patayin yan mag-isa. Kung hindi ka mag-isa, dadaling ka naman dyan sa mga kasama niya, 'di ba? Isasako ka niyan. BKB din pala dito si ano si Carlo. Si BDZ. Maganda. Back to the ball game ang ating Batrider, no. So, Oracle gusto niya i-push 'to. Itong top lane. At ako makikita din natin medyo mabagal din sa pag-take ng objective yung execution. Mm-hmm. Ito think na meron silang Nature's Prophet, no. Sila pa yung mas ano, mas nababasagan dito ng Nakokonta rin kasi nung Jakiro eh. Yung Jakiro kasi, kaya hindi sila basta makakaabante, lapagan mo lang ng macro fire yung lane, okay na eh. And hindi ka naman manghihinayang dun sa macro fire dahil ilang segundo lang naman yung, ano yan, cooldown yan. Parang mga nasa around 30 to 40 lang ata, diba? Sa clash nga eh, isang magandang setup lang dyan or kung nakapila. Doon mo lang siya ma-utilize na maigi. Pero in terms of pushing and defending the lanes, nasa kanila yan. Ano nangyayari? Napitas dito si Raging Potato at Motivate Trust Gaming. Matapang na matapang, walang katakot-takot na nag-roshan dito. Alam nila na walang pwedeng mag-TP in dito sa kalagitnaan ng bigay! Bibigay! No? Nakuha ni Jackie dito. Sobrang yaman ng Terrorblade Village. Mm-hmm. Hindi na nila ako non-test kasi sakto. Meron ding metamorph eh. Ang mayroon nga dito, second na to. Second Aegis na to.
May keso na. Naku po. Pwede pa to. At Airblade sa kanya lahat eh. No? Kailangan din kasi niya talaga mabuhay. Orb of Destruction. Neutral item niya dito. Tapos meron pa siyang keso. So hindi agad nila talaga mabuburst itong si, ano, si, si Jackie. Ba't di niya bilhin yung buong Dota? Nasa kanya. Asa kanya na? Asa kanya yung Aegis? Yung cheese? Orb of Destruction. Bili mo na kaya yung buong Dota. Ano? Grabe naman to si Terran Blade. Napakalakas. 22k yung net worth. Versus 16k lang yun. Ginaya. Ni Palos. Sakit. Nakakaramdam si Palos ng sakit ng katawan dito. Alam kong Terran Blade waveform yun para kay Palos. Pero nung follow up from Execution Squad, medyo matapang si Palos dun ah. Mm. Isa lang pala siya dito. Tapos nag-wave siya ng ganun. Apat yun. Akala ko mag-waveform in ulit siya. Pag nag-waveform in talaga ito. Grabe nga ito si Lospa. Pero at least yun nakasecure ng 242 bounty runes ang botings natin. So, nagkaragdagang net worth ito. And, Jackie, no? Mag-stay lang muna siya dito sa top lane. For the taking, itong tier 2 tower. Yeah, pero BDC, nandyan. Pipiliting alagaan ni BDC itong tier 2 tower. Kasi ito na lang yung last line ng outer, ano nila, outer towers. While si Bimbo naman na trying to control the jungle. Or doon na siya nag-aano sa jungle ng kalaban eh. Warded kasi yung baba eh. Dahil nakakontrol na rin ng, ano, ng MGD. Anak ni Roshan, boss. Sabi dito, oo nga eh, no? Lahat nasa kanya eh. Binigay yung Aegis, ano? Pero wait lang. Masaros. Ay, nanguhula. Ay, kita pala. Akala ko pa naman nanguhula lang. Hindi na joke ni, ano, ni... Sino to? Ni BDC. Ewan ko ah, 18 kills for the side of Motivate Just Gaming plus 4k net worth lead. So talaga nag-iipunan na muna sila ng items para isang bagsakan na lang. Mm-hmm. Pansin ko ah, walang ano eh, walang gumalaw ng early to mid game eh, no? Walang gumagang gaano. So ngayon talaga sila, ano, ngayon sila babakbak. So Motivate Just, hahanap sila ng biktima dito sa may jungle ng Execution pero wala sila maaabutan. At ayun na nga, no. Meron na pala silang nabasit na tier 2 tower at na medyo mas liliit na ang mundo ng Execution dito since nakuha na ng Motivate Trust itong kanilang outpost. Mm-hmm. Yung bottom jungle din. Pero wait lang, Raging Potato laban sa dalawa. Papalag kaya? Naku, napabalik na naman and then the snowball. Invoker is here. Sumama pa. KS, report niya. KS. Kidding aside, good rotation from Motivate. Let's see. Hindi pala maganda yung standing ni Ken, no? 0-5 siya. Mm-hmm. Okay. Hindi pa pala siya nakakuha ng kahit isang skill di, ay, nakaisang kill dito. Pero ito nung nakakatok na ang Motivate. Dito sa bottom balak ng Execution at mukhang tatayuan lang sila ni Jackie. Hindi nila pwedeng i-goto kasi ang daming pang save ng sarili. May Thunder, may BKB, may Aegis, may Cheese. At gagamitin na nga ang wave dito ni Queen of Pain pero no damage. Death. And BKB. Pinap, ang ganda ng force na papasok. So Palos, okay. Papalag pala eh. Dito parehas walang BKB yung dalawang carry. Ang ganda ng overgrowth. So, naku po, napamali ata dito yung Batrider, Pillage. And eto na nga, lalaban naman sila eh. Trust, or yung buong Trust na magbaback muna, Fearless is wala na rin siyang BKB. And kailangan lang nilang matake itong mga Conjure Image. Napakahusay at pop nila yung Aegis. And at the same time, nagagamit yung mga BKB. Nakapugak pa sila dito sa taas kasi na wala rin yung pressure. Dahil eto, nag-remotate dito yung, ano, yung Terror Blade. Naku po. Ayan na, oh, gumagana na nga si Kuya Bimbo. Kompleto si Ricardo's na rin 'yan eh. May BKB tsaka may Malev and then ano na. MKB. So tingnan natin mo kung ano na. Goods naman na tong si ano, si Bimbo pagdating sa clash. Pero ang pwede niya munang gawin for now is mag-push out ng kanilang mga side lanes dito. As we can see yung bottom crit no nasa side ng ano ng Motivate Trust Giving. Ang dami nilang nakakapag-push na dito yung mga clips nila. Hmm. Let's see. Pero, ito, habang wala pa naman, ano, Aki, wala pa naman tayong or engagement. Mga sir, after this grand finals,
Civil War Season 5 powered by Predator. Ayan po ang mga pre-season playoffs natin. Mamayang 8 PM, 150B versus Solid Pushers. Best of 1 lang po yan. And then yung kabilang bracket o yung nasa baba nila is Salam Golems versus Pathetic Cheaters. Ayan, mamaya po yan. Make sure na nakapollow po kayo sa Lupon Civil War page dahil doon po tayo magla-live. Iba po dito, hindi dito sa Kuya Nick page. Sa Kuya Nick po yung ano natin, na mga tournaments. Ayan, yung Civil War, meron po tayo dyan. Kaya make sure na naka-like, notify lahat na naka-ano dyan. Teka, ang lalim ng smoke dito ng Motivate Plus Gaming. Hahanap sila kung sino magde-defend dito sa bottom lane. Pero mukhang wala ata. Wala atang magde-defend dito. Ganda ng wards. Wards, kung kitang-kita nila dito. Yung mag-ano, magde-defend. And the sentry ward, lalapag na dito. So, papapabalik na itong si Palos. Naku, yun na sinasabi ko! Buti na lang! Napakaganda, Lincoln Spear para kay Palos dito. Beautiful, beautiful. Medyo mabilis ang kamay ni Palos dito. Oo. Gusto ko na. And RR also committing ano ha, the false promise. False promise, ang bilis, ang bilis. Kaso nasiraan sila ng melee racks eh. Nasiraan sila ng melee racks dito. Pero pwedeng ganun at ganun lang din ang gawin ng ano ha, ng trust ha. Hindi sila lalaban dito, but objective kasi mas malakas sila eh. Meron silang Terror Blade eh. Mm-hmm. Pero Bimbo, tignan natin. So nahihirapan din siguro siyang mag ano, mag-rat. Hindi nga rin masyadong bumibo. Ay! Alam na alam! Baka mawala ng mana? Yung okay, scepter? Okay, dito si, ano, si Ken. Okay. Okay. Pag blink out, muntik na. Kung nagkataon, pipitasin siya dito. Uy! Lost pa! My friend! Pa, isang matapang na kaluluwa. Rolling in the deep ka dyan, ha? Masyadong malalim yun. Buti na lang, ha? Mga tropa natin na nagre-rot sa execration doon, sigurado napatayo sa upuan yun. Oo. Kapit lang, kaya pa ito ng, ano, ng execution. Pero, makikita natin 70 gold for Motivate Trust. And 19 kills in favor of them. So, okay. Let's see naman ang items dito. Na execution squad, no? Si Palos, meron siyang BKB Lincoln, Ethereal Blade, and Mant Style. At si Bimbo naman dito, nakakiras. So, goods to goods, armor plus attack speed. Tsaka minus armor din, no? Timeless Relic. Let's see kung kaninong mapupunta. Flicker. Nakakuha yung Fearless. Ang hirap naman yan, nasa asa lang sa overgrowth yung disable. Medyo. Totoo ka dyan? Totoo? Tsaka yung ano lang, yung Fortune's End, no? If ever may matamaan. Yun lang yung panghuli nila dito eh. Pero wala sila yung sure stun. Yung talagang pang, ano, pang pitasan. Unlike dito sa Trust Gaming, meron silang Ice Pad, meron silang Snowball. Okay. So, top lane dito si Ken, no? Mag-speed push muna siya ng mga creeps. So, Chivas Guard ang item ng Queen of Pain, Pain dito plus sa double damage rune. Ayan. Pero ito, kahit pa paano, maganda yung nila, yung naging item choice nila rito. Kiras is good kasi syempre meron ding minus, I think minus 5 armor. Minus 5 armor sa kalaban. Diba? Pero, uy, kanina yan, direct. Kanina nga ganim siya. Naka-blessing si Terrorblade big time. So may hirapan sila dito in terms of crowd control. Sinang bumili? Si Terrorblade. Blessing, grabe, sobrang yaman niya pala talaga. Naku, naku, yun lang. Hindi nakita ni Lost pa. And Lincoln will be popped. BKB as well. Waveform out. Naku po, eto na. Masaros, tinry niyang pumasok doon. Jackie, nakapag-force stop in. BDC, may iipit ata siya rito. Naglakad pa doon sa ice wall. Pero si Boomshell or si Boombell, mapapatay ni Kuya Bimbo doon sa taas. Queen of Pain, popping up his BKB. Ayun na nga, buyback after
mamatay nitong si ano si BDC wave gagamitin pero wala masyadong follow up dito. Laso magagamit pa lang ng Lincoln Spear. Uy, wala rin buyback si Kuya Bimbo. Apakaganda nung item choice nung Motivate Trust. Intindikin. Sayang na sayang mga sir. Dito na nga ano, mukhang ano. Mukhang lamang na lamang dito Motivate Trust. So, might be another lockdown. Ay! Napap yung Lincoln. Delikado si Palos dito. Pero one on one with the great one habang may BKB. Naku po. Buti na kapag snowball, merong sunstrike doon. Pero Palos, pag waveform out, hirap niyan, sir. And Palos, delikado siya dito. Lumalaban na siya sa tatlo. Kailan yung mapapatay yan? Buti na lang, buhay pa. Kaso magano ang kapalit is a set of rocks doon sa top lane. Pwede pa nila ituloy yung mid lane dito since 20 seconds pa naman itong si Bimbo. At si Ken, so tingnan natin Palos, susubukan niya mag-defend dito pero wala siya masyadong maiba tong skill eh. At ayun na, waveform in, plus BKB for Palos, pero wala ang masyadong damage na nabibigay itong ating Morphe. Ay! Ito, punch, pero makaka-uses dito sa ano, sa promise! Oo. And yun lang! Namit na nga, so ligtas pa rin ang Morphe natin dito. Okay. Ay! Sumabog! Masyadong marami yung damage na tinik. And buyback will be committed. Raging Potato. And ano ha, gusto nila itong si Peerless. Naku, yun lang. Nakagamit pa nga ng keso. Sinigawan sa mukha ni Ken. And finally, makakapatay din sila. Worth killing naman. Nakita pa nila itong si Q. Snowball. Alam kung saan pupunta. Huh. Ang maganda dun sa ano, yung Batrider talagang nakaabang lang sa ano eh, kay Morphling na mapop yung ano. Kasi di ba nung nagde-depend yung Morphling mag-isa? Nakaabang lang Lincoln, pero tingnan natin dito. Bimbo, makakaspat sila dito. Masaros, use, gagamitin. Let's see kung makakaligtas pa siya. But that will be a Batrider to. So, mapapabuyback muna itong Tuskar at Batrider. Alam nila na crucial to na if ever makuha ng execution tong Aegis, lahat na 3 buyback from Motivate ka. So, medyo delikado to, ha? Naku po, and sa... Ito na ayun na naman! Pero na... Pulse Promise! Maganda, Pulse Promise. Let's see, ito, lalaban sila Ken, blinking in, na-snowball siya dito, BKB will be used, Walrus punching. Naku, kailangan makapag-blink out bag, baba! And... Manage siya man, nakapag-blink out siya doon. Pero Raging Potato, tinago yung sarili niya sa gubat. And yung Aegis. Ang winning condition lang dito ng execution ay ma-wipe out itong ano, itong Motivate Plus. Since wala na silang buyback after nito. So, ay! Nabasa nila sa libro. Etong si ano, sa libro ng laro ng Dota, etong si Palos. Alam nila na papasok at papasok doon, no? Na ano, agad napigilan nila. Pero crucial na din kasi to eh. Kasi tatlong buyback. So, isa pa dito yung ano, yung invoker. Ito na ano, na silent pa dito ang Tuskar natin. Overflow, gagamitin sa isa. Pero ito, papalagpas sila. Q. Patay dito yung Tusk. No buyback available for him. False promise. Kinumit na rin dito kay Raging Potato. Good flame break. 4 stop in para dito kay Jackie. Ang tanong, kaya ba? May Aegis pa yan. Raging Potato, nabibigyan siya rito na matindi. And, Blue Scepter. Pagbagsa kaya, kaya ba? Palo, sasabayan naman daw. And Aegis will be pop. Round 2 for the Terror Blade. Pero ang daming teamfight dito. Cataclysm na gamit na rin. Palos, or rather si Ken. Guys, walang buyback dito yung Morphling natin. Motivate Trust, hahabol pa sila dito pero wala na silang maabutan. Pero ito na nga eh, sobrang ano na nila eh. Sobrang ahead na nila eh. Napakahirap nito. Bakit agad yung Scepter pa rin yung naka-queue dun sa ano? Dun sa Invoker. Meron na rin siyang Blessing, di ba? Octarine, pinalitan na. Okay. Nagtataka ako eh. Pero ito, Ken, naku. Na-ice spot pa dito si Ken, wala siyang magawa dito, pero Masaros, okay, may ikipag 1v1 kay Bimbo dito. Dive back. Pero mukhang ano na ito, GG na.
Nag-buyback ulit dito si Kuya Bimbo, ha? Ilalaban nila to. This would be, this ilalaban might be. Nila this might be the last ray of execrations na laban na to sa game 1. So, if ever manalo ang Motivate Trust dito, magiging 1-1 na po ang ating score. Oo. Naging back to base of 3 tayo, no? Parang ganun ang lumalabas. And, Ken, yung scepter pagbaba. Eto, cataclysm na naman. Grabe naman talaga itong Terror Blade. Gusto sa loob. And Ken, nakko! Sa loob ng Fountain and false promise na i-provide na rin sa kanya. Pero yun lang, yung Ancient. Basta na dami, hindi malungkot ang nangyari sa execution squad ngayon. GG na, GG na, tita, tawag na dito, PPDC. So, 1-1 na po ang ating score for the best of 5 series, Yabo Ninja Championship Grand Finals na po tayo, Motivate Trust versus Execration. So, ano bang nostra mo dito? 3-1, 3-2, agoy. Hindi na, hindi ko din talaga in-expect na mananalo. Oh. Motivate, kasi ang ganda ng early game na Execration eh. Hindi, ano lang siguro, yung medyo off yung ano, yung early game ni Ken. Kasi diba sabi ko nga kanina, nung nakita ko yung last pick invoker, naku, delegado si Ken dito. Na alam ko na agad yung kay Hinatnan eh. Na malaki yung chance na mabubuli talaga si Ken. And pinakita naman talaga yun, nito ni, you know, ni Fearless. Napakaganda ng performance na dito with the 10 to 15 KDA. Pero ang big factor talaga rito is again the Terror Blade with the good item choice, no? Tsaka yung aggression niya sulit na sulit, hindi siya takot kay Morphling na magaya. Hindi din nila na ano eh, na maintain yung pagharas dun sa ano eh, dun sa Terror Blade. Kasi 'di ba nung una walang kalinsi pala sa taas, free farm na free farm siya, samantalang dun sa lane ni Terror Blade sa baba dinatatlo pa siya eh, katapat niya dun yung Nature's Prophet tsaka si BDZ. So ang ano, hindi nila na maintain hanggang dulo. Hindi nila na napatay yung Terror Blade, oh. 11-0. Kanyang standing. Disables kulang din halos, overgrowth lang meron. Pero ito ha, mga sir. Ayan, before tayo mag commercial, again guys, punta lang kayo sa Phoenix Bet. Ayan, wala no, direct no, wala talaga no. Pero again, since wala tong game na to, pero mamaya marami pang Dota at kung gusto niyo maglaro sa Phoenix Bet, punta lang kayo diyan phoenixbet.com and register kayo. User promo code. Hindi lang Dota yung nandito. Ang daming games. May CSGO, may LOL, may Overwatch. Hindi ko na alam yung ibang games. Meron ding sports dito. Yung NBA. Football, mga ganyan. NBA, may poker din, and casino. At maraming pang iba. So, ayun ang kalungkutan. And look forward tayo sa game number 2. Itong ating grand finals for Yabo Ninja Championship at kami ni Pilat siya inyong mga naging caster. So, we will see you after a short break. Oh, is it my dugo?